horror story in Tagalog. Sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, may isang abandonadong bahay na kinatatakutan ng lahat. Ayon sa mga matatanda, ang bahay na iyon ay pinamumugaran ng mga kaluluwa ng mga namatay sa isang trahedya maraming taon na ang nakalipas. Isang gabi, tatlong magkaibigan na sina Carlo, Liza at Mark ang nagpasya na subukan ang kanilang tapang. Pumunta sila sa abandonadong bahay, dala ang ilang kandila at flashlight. Puno ng kaba ang kanilang mga puso, ngunit pinilit nilang maging matapang. Pagpasok nila sa loob, ramdam nila ang lamig na bumabalot sa kanilang katawan. Naririnig nila ang mga kaluskos at bulong sa dilim. Ang mga pader ay may mga lumang larawan ng isang masayang pamilya na tila kumikinang sa liwanag ng kanilang mga kandila. Ang creepy naman dito, sabi ni Lisa, habang mahigpit na hawak ang braso ni Carlo. Nang biglang pumanhik ang isang malamig na hangin at pumatay sa kanilang mga kandila. Nagpanik ang tatlo at sinubukang sindihan muli ang mga kandila ngunit bigo sila. Nagsimulang maglakad si Mark patungo sa hagdan na nagdadala sa ikalawang palapag. Check ko lang kung may makikita tayo doon, sabi ni Mark. Habang umaakyat si Mark, naririnig nila ang mga yabag niya sa hagdan. Biglang huminto ang ingay. Nagtawanan ang dalawa sa ibaba at tinawag si Mark. Mark, huwag mo naman kaming biruin, sigaw ni Carlo. Walang sagot mula kay Mark. Tumaas ang kaba sa dibdib ni Carlo at Lisa. Nagdesisyon silang sundan si Mark. Pagdating nila sa ikalawang palapag, nakita nila ang katawan ni Mark na walang malay sa sahig. Bigla siyang hinila ng isang anino papasok sa isang madilim na silid. Sumigaw si Lisa at Carlo at sabay-sabay silang tumakbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo sila, naririnig nila ang mga boses na tila tinatawag ang kanilang mga pangalan. Carlo, Lisa. Nakabalik sila sa baryo na humahangos at puno ng takot. Nalaman nila kinabukasan na wala nang makakita kay Mark. Ang bahay na iyon ay muli nilang iniwasan at ang kwento ng pagkawala ni Mark ay naging isang babala sa lahat. Simula noon, walang sinuman ang naglakas loob na pumasok sa abandonadong bahay. At sa tuwing dumadaan ang mga tao doon, naririnig pa rin nila ang mga bulong at tawa ng mga kaluluwang hindi mapakali. Nakatakot ba? Sana nagustuhan mo ang kwento.